Tanong natin si Professor Ray, yung mga reaction sa tweet na tatay at nanay na ang nakikita nila dito sa nangunguna ngayon sa partial unofficial tally natin. Yeah. Parang yun ang magulang, no, parents. Oh. Yeah, from a emotional, cultural standpoint, it's a good combination. From a political standpoint, it's even a better combination because Lenny brings with her a very strong linkage with the LP, which still is a viable party after this election. Mm-hmm. And Mayor Duterte, has a reform package na sobrang hirap i-implement. Kailangan niya ng tulong ng lahat ng taong bayan. Ang dami niya nga amyendahan, no? Kaya kailangan maganda relationship with Congress. And I think Congressman Lenny will provide that linkage. Pero sa totoo lang, meron ba talagang party loyalty dito sa Pilipinas? Wala naman eh. Sa elections pa lang, nagbabaliktaran na sila eh. Jessica Mayo ngayon, panahon ng balimbing. Pero Professor, kasi diba, hindi naman problema yan ng nakaupong presidente kung magiging matulungin yung Kongreso o sa Senado. Pa dahil 24 independent republics yan. Ang Kongreso, pinakamadaling, pinakamalleable yan eh. Kaya nga lagi may koalisyon eh. Kaya ano, ang I was referring largely to the Senate kasi pag tapos ng election, if you look at the numbers coming out of GMA, pero maraming liberal na mga nanalo for that. Pero ito, mukhang iba na yung pasok ng presidente kasi wala na siyang wala nang pidap eh na pwedeng pork barrel, na pwedeng pang ano sa mga appointments daw. Appointments. Gagawa ng paraan. Pero professor, is it safe to assume that whoever loses the vice presidential race ay magpa-file ng protest? Kasi kung ganun kalapit ng laban. It's a speculative question, but it's too close to call nga. Grabe yung margins, you know, and should we feel bad kung may mag-protest, magtanong? Ano? Kasi it's going to be very pero siguro contentious. No? Maganda yung gesture ni yung tambalang Grace and Cheese. Parang mabubura na yung dati nating ano sa election sa Pilipinas. Na kultura na. Na walang natalo, parang lahat deny. Di ba parang ganun eh? Yeah. Walang natalo, parang denier. One has to give it to this tandem. This tandem was built on principle. They ran a very good campaign. They were number one for a long time. For the first part of the election, they were on top. Yes. And then suddenly the messaging somewhere, or maybe some people say Duterte just happened, you know, it just slide down. And they were the first to concede and to ask the nation to come together. This is excellent. Grabe tong election na to. Biro mo tatlong front runners at different times. Yes. Una si Binay, and then naging then naging Duterte, di ba? Pero bakit wala pa yung ibang concession speech? Yun I guess yung hinihintay natin ngayon. Siguro I think that people, you know, this is a hotly contested election. Uh-huh. So much was invested both in resources, emotion. No, some people are taking their time, and of course, these are the partial, unofficial. People are still reviewing. Let it sink in muna. Let it sink in, yeah. Ang gusto siguro nila yung official canvas. Exactly. Pwede rin. Napakatagal naman ang transmission. I think at this point, give up na nila yung transmission. Itakbo na lang po yung mga SD card. Baka mas mabilis pa. No? Baka nga sa Metro Manila or nearby provinces, kasi mas mabilis pa. Dalhin nyo na lang po sa PICC. Pero this is telling kasi transparency card. Server ito, di ba? Yeah. Based on the transparency. And supposedly, yung dito sa canvas, meron silang VPN, Vicky, di ba? Yes. Sinasabi yan ng comment. Like may sarili sila. Kumbaga ho, ay kung traffic sa EDSA, gumawa sila ng sarili nilang highway para mas mabilis yung transmission. Pero hanggang ngayon, may transmission problems pa rin.